Masasabing bigla ang kumandidato si Dolly De Castro bilang senador dati. Muntik din tumakbo sa pagkapangulo noong 2004 pero nagdalawang isip at naging reluctant candidate na lang sa pagka-vice presidente. I, Dolly L. De Castro. Sa bawat tagumpay niya sa halalan, laging may usap-usapang hindi niya solong desisyon ang pagtakbo sa anumang posisyon. Ngayong malapit na ang 2010, todo ang pagkumbisi sa kanyang tumakbo sa pagkapangulo. Sa lahat nga naman ang pumuporma para sa 2010, parang si Kabayan ang pinakamadaling tayaan, at least sa ngayon. Sa ang constitutional next in line sa pagkapangulo, ang palagi ang top-notcher sa surveys. At hindi kailangan magpapogi, consistent sa umunoy pagiging reluctant. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagdedeklara kung tatakbo. Walang gimmick, walang true blue political ad. Pero hindi may kakailang kahit saan magpunta, pinagkakaguluhan. Kahit manahimik, pinag-uusapan pa rin. At sa lamang ang member ng official family ng tinaguriang most unpopular president in our country's history, ang nananatiling popular at hindi nadadamay sa mga matitinding intriga. Kaya naman ang tanong ng marami, ano pa ang hinihintay ni Noli? Ano ang kinakatakutan ni Kabayan? Hindi masasabing maverick. Ano nga ba naman ang panama niya sa mga abogado at profesional na kasabay niya sa politika? Yun nga lang, may alas sa. Nasa estado sa napikit mata at bingi ang kanyang mga followers sa mga intriga ukol sa kanya. Mapa-intriga man ukol sa kanyang trabaho, ang legacy at mga isyu sa pag-ibig at maging mga intriga sa kanyang personal na buhay. Si Noli nga naman na isang kauri nila na naging big time. Kahit sino ang nasa posisyon niya ngayon, hindi matatapot na tumakbo. Ano ang dahilan ng pag-atubili ni Kabayan? Ang kahandaan niya ba o ang mga makakalaban? At totoo kaya ang usap-usapan na kung may kinatatakutan si Kabayan, ito ay ang posibilidad na siya ay manalo. Kabayan Noli De Castro, sana nga kaya?